Hi mga provider! Welcome back to my channel. So, kamusta na ba lahat? Alam natin maraming nagbago, maraming bawal, maraming nagsara ngayong pandemic. Maraming naapektuhan, maraming nawala ng trabaho, pero ganun talaga. Pero we're praying na sana matapos rin to. Sana mag-okay na yung mga ginagawa nilang mga vaccine para sa COVID na yan. So, yun. So, pag-uusapan natin ngayon tungkol doon sa pinakauna kong unboxing. Ito yung Xiaomi XR. So, kamusta na ba siya after a month? Na siguro. Hindi ko pala nakita kung kailan yung dati. Parang siguro 1 month na to. So, mare-recommend ko ba siya sa inyo or hindi? Actually, itong Xiaomi na to, in-order ko siya sa Lazada nung 8-8 yata. 8-8 sale nila. So ngayon, October, meron na naman silang 10-10 sale. So yun. Ngayon, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano, kung ano ba siya, kung maganda ba siya, kung nakatibid ba kayo, maganda ba siya sa bahay. Itatry natin. So, yun. Kaya, dyan lang kayo. Before we start, siguro pakita ko na sa inyo kasi andito rin naman ako. Dito ako sa kwarto ko. Sa aking napakalaking kwarto. Iikot ko kayo. Baka siguro abutin tayo ng 2 hours sa kalakihan niya. Hindi, joke lang. Maliit ang kwarto ko. Pero, ayan. Dahil dito natin gagawin yung video tungkol dito sa ating Xiaomi vacuum. Ito. At so, ito yung kwarto ko. Wait. So, ito yung working station. And so, mahilig ako sa ilaw. May ilaw sa baba. Thanks to Lazada. May ilaw sa taas. So, ayan. Pagdating sa taas, ayan, may star-star pa siya kunyari. Dito ako natutulog, actually. May ilaw sa taas, pero hindi ko binubuksan kasi masyado maliwanag. Ayan yung aking bed. So, may hagdan dito. Ayan. Ito naman yung aking playground. Dito ko ginagawa lahat ng mga, kung may mga binibuting-ting or something. Actually, bed din siya. Pwede siya matulog. Pero mas gusto ko matulog dun sa taas kasi malamig din. So, ayan. Ikot tayo. Aking working station. Ayan. So, kung makikita nyo yung bangko ko, eto pa. Watch out, mag-unbox tayo ng gaming chair na libre dito sa laptop. May gaming chair na libre nung binili ko to. Nasa labas pa siya eh, pero hindi. I-unbox natin yun. So, ikot tayo. So, ito yung bintana, dalawang bintana. Yun. So, dito may malunggay. Anytime na nag-uutos si nanay, malunggay, kung wala ko dito sa bintana, ako meron na. Ayoko na maliwanag. So, dito, yan, electric pan ko. Shout out sa mga taga-Thailand, kala Ronald Amor. Ito yung electric pan na binili ko sa Thailand. Maganda to kasi may remote eh. Ayan o, tapos kita pa yung ano, kita pa yung speed, timer, yan. So, yan, ito yung aking aparador. May ilaw na naman. Yan. Balik tayo sa hagdan. At balik na naman tayo sa aking playground. Dito. So, ito na. Yun. Naikot ko na kayo lahat. Yan. Nakita nyo na kung gano'ng kalaki. Kalawag ang aking kwarto. So, balik tayo dito kay Xiaomi. Etong Xiaomi. Ito na. Xiaomi XR Dreamy. So, nagcha-charge ako ngayon. Sina-charge siya for about 3 to 3.5 hours. So malapit na siya. So ano masasabi ko? Ito yung ito pala, maraming attachment tong Xiaomi, pero ito yung pinaka gusto ko. So ayan, ito yung pinaka gusto ko kasi madali siyang gamitin eh. Parang kunyari dito bago ko umiga dito sa bed na to. Every time talagang pinapasadaan ko siya. So, naglagay ako ng maliit na carpet.
pasyal. Tingnan natin. Tanggalin ko na rin siguro. Mapupuno na naman siya. So, yan. Ito yung itsura ng Xiaomi. Okay. So, madumi pa nga. Yan. So, mamaya, magsasample tayo kung paano siya ko kumuha ng dumi. Paano siya kumuha ng dumi. Yan. Ang gusto ko dito sa Xiaomi na to is very handy. Ngayon, minsan, bago ako matulog sa taas, pinapasadahan ko muna siya. So, mamaya nyo malalaman kung is this a good buy o hindi. Pero napakamura nito. Parang nag-sale siya eh. Parang nakasave ako ng mga 4,000 dito. So, yan. Yun. So, yan. Ito na. Susubukan natin ngayon kung gaano kalakas to si Xiaomi Dreamy XR. So, hindi ko na nilahat yung equipment kasi ilang muna. So, ang gagawin natin, tignan natin kung kaya niya itong mga to. So, we have cornflakes. Ito, medyo dinurog ko pa nga siya. Kanina, medyo malaki. We have cornflakes, rice, and paper. So, yung gagamitin natin, yung favorite kong gamitin, ito. Basta yan. Kung makikita nyo sa ilalim, yan, may parang brush siya. Puro buhok, oh. Tataka nga ako ba't buhok, pero wala naman akong buhok. Baka hindi sa akin itong buhok. Pwede. So, yan. So, ito. Ito naman yung ginagamit ko minsan pag nililinis ko yung ibabaw. Kunyari, doon sa ibabaw na yun, doon sa may ilaw, pwede mong gamitin tong hose kasi mahaba tong hose. Nahihila din siya para, ibig sabihin, naabot mo yung mga yung taas kahit hindi ka masyadong nasa taas. So, yan. So, let's start. Ikakalat ko lang itong mga to. So first, we have cornflakes. Yan, ikakalat talag. So ito, ang madalas ko lang gamitin dito is yung number 2. So we have max, pinakamalakas, saka 1 and 2. Kasi pag ginamit mo yung max, siguro hindi ka abutin ng 1 oras. Pero grabe, malakas siya sobra. Yan. So, gamitin ko lang yung 2. Yung 2, malakas na rin actually yung 1, pero ginagamit ko yung 2. So, let's try. So yun, parang, ay meron pa natira isa. So parang wala pang 30 seconds or wala pang 20 seconds yan, wala na. So kung makikita nyo, ito na siya. Oh. Andito na siya lahat. So next is, we're going to try rice. Medyo kalat din natin o rice. Yan. Okay. 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, talagang wala. Wala na. Malinis na. So, parang about mga wala pang mga 10 seconds. Wala, malakas talaga siya. Number 2 pa lang 'yan. So, kung gagamitin niyo yung max, sobrang lakas na. So, next will be yung papel. Ito.
kakalat natin siya. Medyo mahirap to kasi ang lalaki niya, oh. So, nakalat ko dito si papel. So, yan. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. So, ano sa palagay nyo? Parang okay din, no? Actually, first time ko siyang try sa papel. Ang ginagawa ko kasi dito, tuwing matutulog ako, pinapasadaan ko yung bed ko para at least mamanay ang nagtabok. So, yan. Kung makikita nyo na talagang okay din siya. Ito naman, na-try ko na to, okay din siya. Actually, ginagamit siya more in parang so ano din dito sa carpet din siya ginagamit. Okay din siya. Pero ito talaga yung favorite ko, itong machine na to. Ayun, may nakaano pa. So yan. So pakita ko na rin, pwede siyang gamitin sa kortina. So ito yung kortina. Gawin lang natin ngayon. Oops. Hindi pala pwedeng pataas. Puro pababa lang. Yun. So, at least na-lessen yung ating mga alikabok sa bahay. So, ito pa. Okay. Pakita ko na rin sa inyo kung minsan ginagamit ko siya doon sa mga alikabok na nasa aircon. Okay, wait lang. So, ito yung sa aircon, kinuha ko na lang, dito ko na binaba. Hirap kasi. So, kung makikita nyo, yung mga parang may stripe, ito yung mga alikabok. Tingnan natin kung kakayanin siya ni vacuum natin. So, ang gamit ko ngayon, ito. Itong brush na to, napahaba. Actually, pwede siya may brush, pwede din siyang wala. Ang gagawin lang natin, yun. So, ito naman, sa mga sulok-sulok. So, pwede siya may brush, pwede siyang walang brush. So, gagamitin ko yung may brush. Para tingnan natin kung talaga mawawala yung ating alikabok dito sa filter ng aircon. So, yan. So, kung nakikita nyo, may mga stripe, ano? Okay, let's start. So, ano sa tingin nyo? Di ba luminis naman siya? Nawala yung mga stripe na alikabok. So, matapal natin sa ating vacuum. So, okay siya. Napanggal. So, effective. Effective siya dito sa ating filter ng aircon. So, yun. Nakita nyo kung paano gumana yung vacuum natin. So, papakita ko naman kung paano ini-store yung vacuum. Iba, kung paano siya itago. Actually, may kasama siyang at mapakita ko sa inyo. So, yan. May kasama siyang ganito.
na ikinakabit sa wall. So nandiyan yung ibang gamit na yan. So ang gagawin lang, iskuro lang dito yun. Ito kung mapapansin nyo, ito yung charger. Pwede rin siya dito i-charge from dito. Parang, saan na yun? Isasaksak mo lang dito. Ito, ito, ito. Kung napapansin nyo, hindi ko makikita. Iyon. So, from dito sa lalagayan, pwede na siya i-charge. So, ang gagawin lang natin. Okay. And that. So, diba? Ang ganda nito dyan. So, ayan mga provider. Nakita nyo na yung review natin dito sa ating Xiaomi Dreamy XR. So, ano sa palagay nyo? Goodbye ba siya? Sa akin, actually, pasado siya. Magaling siya, malakas siya, tapos cordless. Ibig madali ko lang na gamitin. Tsaka anytime na kailangan nyo siya, parang kukunin mo lang dusyo sa lalagyan niya. Pwede mo na pasadahan yung bed mo bago ka matulog. Lalo na doon sa may mga allergy sa alinabok. Ako yun, actually. Every time, every gabi talagang at least wala pang 1 minute, wala pang 2 minutes pinapasadahan ko siya. So sa akin, pasado siya. Kung doon sa mga test na ginawa ko, kung hindi pa kayo kumbinsido, actually marami pang test pagdating sa YouTube, pwede nyo siyang silipin. So yun lang. So hope nakita nyo, napagmasdan nyo kung paano yung may natutunan kayo doon sa video na to about doon sa Xiaomi XR. Para sa inyo kung bagay ba sa bahay nyo or makatulong kung bago kayo bumili ng isang product. So yun, thank you very much. Hope you like this video. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and like. Thank you very much. Sa susunod na video, see you. Thank you.